ang ginagawa ni Christopher bilang isang seafarer? Actually, marami kami ginagawa dito sa barko, lalo na sa position ko. Nakafocus kami sa maintenance ng barko. At lalo na yung mga maayos yung mga gamit, may mga emergency. Pero pinakapabulito talagang ginagawa dito sa barko, yung pagtitimon o pagdadrive ng barko. Bakit yan yung napili mong trabaho? Bata ka pa lang ba gusto mo nang maging marino? Opo, kasi yung papa ko is Navy siya dati. So na-encourage ako na parang gusto ko rin pagbabarko about sa dagat. Okay lang kung saan man, pero ito yung nakita ko na mas abot ko ng maayos at saka nakita ko nung sa school namin na medyo demand yung pagsisiman eh, kaya kinuha ko agad. Pero dati kang nagmo-model. Na-try mo ang modeling career? Last year po, meron po akong fashion show na sinalihan. Hindi naman po nawawala sa puso ko yung mga ganung bagay, pero sa akin naman po is racket lang. Ano ang mga challenges mo sa trabaho? Homesickness. At saka yung may times na pag may problema ka sa Pilipinas, yung family mo, naapektuhan ako dito sa barko. Yun din gusto kong malaman ng ibang tao. May mga pamilya sila nagsisiman din. Sana isipin nila yung mga naramdaman din ng mga OFW, lalo na sa malalayo. Kasi nakaka-apekto siya talaga sa trabaho. Minsan, kailangan din nilang kamustahin and kausapin ng maayos. Kasi sobrang hirap talaga ng trabaho namin dito. Dahil sa Alon, medyo mahirap din yung mga na-experience namin dito sa Alon. Yung pagkabagot namin, nawawala rin naman yun dahil sa mga nakakasama namin dito sa barko. Sabi mo nga homesickness, kapag wala kang trabaho, ano yung mga pinagkakaabalahan mo? Maraming mga bagay kami na pwede kami maaliw dito sa barko. Lalo na ako kasi nagdadala po ako ng libro. Mahilig din po ako magbasa sa mga hindi nakakaalam. Mahilig din po ako magbasa ng mga fiction books, ng mga bago po ang libro. Siyempre mga Pinoy mahilig mga video okay. So nagbi-video okay kami pag free time namin, kakatuwa sa video okay room. Siyempre inaabangan ng mga fans mo yung mga TikTok videos mo. Yung mga videos na ginagawa mo, Christopher. Saan mo nakukuha ang inspirasyon mo para gawin yung mga videos mo? Actually, nung una akong gumawa ng video sa TikTok, nag-viral agad na parang sumasayaw lang ako ng konti. Tapos kinabukasan, marami ng comments. Tapos habang nagbabasa ako ng comments, nakaka-inspire. Natutuwa ako, napapasaya ako sila. Natutuwa rin ako, parang nagkakaroon ako ng confidence. Actually, hindi naman ako magaling sumayaw, pero napipilit ko naman sarili ko sumayaw. Dahil sa mga comment na yun, na sabi nila, nalulungkot sila, nagiging masaya sila sa ginagawa ko. Doon ako nagsimula. Karoon ako ng lakas ng loob. Kahit sobrang nakakaya. Mayayin akong tao. Pero dahil sa mga comments, na magagandang feedback para sa akin, sa mga videos, doon ako nagpapatuloy. Ano nga ang pakiramdam na ang daming sumusubaybay sa mga videos mo? Nagugulat na lang po ako kapag nagpa-viral siya and marami nagpa-follow sa akin. Hindi naman po ako nakatutok sa mga following as long as may natutuwa sa video ko, hindi po ako titigil. Sabi mo nga, mahirap no maging marino, maging OFW. Kasi nakwento mo, may mga pinapaaral ka, may mga sinusuportahan ka sa pamilya mo. Yes po. So, lalo na yung kapatid ko na sa college na ngayon. So sinusuportahan ko yung magulang ko, pati rin yung lola ko. Kasi din po ako lumaki. Ano ang maipapayo mo sa mga gusto ring maging marino at sa mga marino na katulad mo? Baunin niyo yung mga pangarap niyo hanggang sa makauwi kayo. Kasi sa akin, kahit anong pagod yan, hanggat may pangarap ka, magkakaroon ka ng lakas ng loob. Stronger Together, the GMA Pinoy TV Podcast Season 3. Hosted by Tony Pua. Now available on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and the GMA Pinoy TV Facebook page.